Okay, kumusta kayo mga idol? Medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-share sa inyo ng video natin. Marami kasing bagasyon eh. Matulog na itong mga kasama ko rito, mga loads. Pag may narinig kayong umihilig, alam niyo na kung bakit, diba? Sa nakikita niyo mga loads, meron ako ditong simple beam, then loaded siya ng triangular load saka concentrated load na. So, sishare ko sa inyo mga loads yung paggawa ng shear diagram. So, makikita nyo dyan, may abnormal saka normal. Kaya tawag kong abnormal mga loads. Kasi, kapag hindi mo na sinusunod kasi yung basic saka normal solution, di ba? Normal computation, abnormal na. Tawag doon. Okay. So, punta tayo rito mga loads. Bali, ang ginagawa ko mga loads kapag ganito. So, ginaganyan ko. So, sinisegment ko kung saan yung mga discontinuity. So, magkakaroon ka dyan ng X1, X2, X3, X4. Discontinuous ka dito po din dito. Yan. So, then may total LCA. Then, meron kang right side reaction. Then, left side reaction natin. Yung ginagawa o dyan mga loads dati. Let's say, binigay ito. Itong W, yung P natin, then X1, X2, X3, X4, at saka yung length. Then, kukunin mo yung shear diagram nito. Okay. So, first na kinukuha ko, yung reaction kaagad ito. Left side lang. Wala na akong pakialam doon sa right side eh. Pan-checking ko na lang yan mamaya. Pagkakuha ko ng left side reaction mga loads, ito yon. So, kapag itong load natin, ito yung magiging left side. Ini-store ko yan kay A. So, gamit tong calculator natin na to, ha. Or yung kahit anong calculator, basta may store. Ini-store ko yan sa A. Then, kukunin ko yung value nito, yung PW mo dito. Kakaroon ka dyan ng concentrated load dahil sa triangular load na to. So, ito yun. Ni-store ko yan sa B. Then, si P natin, this one, ni-store ko kay C. Okay? Then, pagdating sa calculator mga loads, mono-model ko yan. So, mode 2-2 kapag ito ang gamit. Ito lang yung important point ko dyan mga loads. This one. So, 0-0 lang walagi. Then, 1. So, kapag tatakbo si X2 ng 1, then, yung Y ko, na value, or yung load ko dyan, magiging 0.5W over X2 lang. So, area lang ng magiging triangle mo dito, loads, kapag 1 ang value nito. So, i-ratio mo kasi ito, di ba? Magkakaroon ka pa dito ng Y, tapos X. So, ito lang mga loads. Tandaan nyo lang lagi. W, guys. Kung ano yung entire length niya. Yung kalahati nun. So, maging result niyan mga loads ito. W mo is 5. X2 mo is 4. 5 over 4. Then, 0.5 and 0.625. Okay? So, kukunin na natin ngayon. So, para madraw ko yung shear diagram, hinati ko na yung length. Tigwa 1 meter. So, from 0... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kung mapapansin yung mga loads, nilagyan ko lang dito ng 7.99 at saka ito. Kasi concentrated yan. Bago kasi yung 8 natin, yung loadings mo dyan, straight lang, pag ganun. Then, pag-apply mo ng value ng P. So, after nung 8, let's say 0.01, na-apply na yung P doon. Bababa yan. Bababa yung magiging value mo rito. Babago yan. Then, straight line ulit pag ganun. Ba? Okay?
So, paano yan? Diba, in-store ko na yun sa A, B, at saka C. Example dito, 0. Siyempre, sa 0, equal lang yan kay left side reaction, diba? So, recall mo lang yung A. Pag 1, so, si x1 naman natin is 1.5. So, nandito ka pa. Nandito ka pa sa length na to. So, equal pa rin yan kay A, ang magiging shear mo. Pagdating sa 2, kapag 2 meters ka na, lumagpas ka na kay x1 dito. Nandito ka na sa triangular load. Okay, since na-model mo naman na itong mga loads, ta-type mo lang to. Recall A or alpha. Yung may kikita mo dyan, alpha A, para ma-type mo. Minus to. Mabilis lang ito tandaan mga loads. Kung ano yung length mo value, yun yun. Minus x1 ka lang lagi. Ito kasi yung tinakbo mo ng x. Pag lumagpas ka ng x1, so, ma-minus mo yun. Ito yung length ng triangular load na tinakbo niya sa x2. Ito yun. So, since naka-2-2 lang ako mga load, ibig sabihin yan, si x natin ito. Kasi triangular to, di ba? Pag triangular load, pagdating sa shear diagram niyan, first degree to maging second degree. Ibig sabihin yung line natin doon, naka second degree, naka x squared yan. Kaya ito, naka squared yan. So, i-squared mo lang to. Then, hanapin mo lang yung value, no? Ito. Sa shift 1, 5, 5 to. Pag ito yung gamit. Same din dito. And then, so 3. Ito lang babaguhin mo dyan. Pag 4, 4 din to. Pag 5, 5. Then, pagdating sa 6, check mo mga loads kaagad. So, x1 plus x2 natin, that is 1.5 plus 4, 5.5, is 6 na to. Lumagpas ka na rito, triangular load mo. Ibig sabihin, andito ka na. Yung value mo dyan ng shear, mga loads, equal na lang doon sa to. Reaction mo sa left side, ma-minus mo yung load, itong triangular load, which is this one, mister mo sa B. Kaya A minus B lang. Hanggang sa 7, A minus B ka rin. Hanggang sa bago mag-8 dito, x3. So, 5.5 plus 2.5 kasi mga load, 8. So, this one, 2 na lang natira. Bago mag-8, ganito pa rin yung maging shear. Doon, A minus B. Then, paglagpas mo ng 8, e-effect na yung P natin. Ito. So, kaya meron ka na dyang additional na value nung C. Ito, minister mo sa C. Ganito ang maging resulta niyan, mga lo. Kung itatry mo to ha. Labas niya na ganda. Kung mapapansin nyo mga loads, yung 0 shear natin between 4 and 5 siya, di ba? 3.13 yan, tapos negative 0.62. Ibig sabihin, nasa between 4 and 5, nandoon yung magiging location natin ngayon ng maximum moment. Ito. Ito yon mga loads. Location ng maximum moment. Kapag 0 yung shear natin, di ba? So, ito naman basic ano to eh. Fundamentals to shear moment diagram ko. So, ang zero shear, maximum moment ka. So, paano ko yung nakakuha mga loads? Ito lang. Ito lang itatype mo. So, recall A, bar Y. Bakit recall A mga loads? Mapapansin nyo, recall A minus value nito. Meron, di ba? So, dapat mag-equal ang value nito kay recall A para mag-zero siya. Dapat A minus A dapat, di ba? Kaya magiging recall A, mali itong mga loads, bar X to, X bar. X. Alright. Then, erase mo lang siya sa 0.5. Bakit? Di ba kung mapapansin yun, naka-squared tayo rito. Babalik ta rin ko yan. Ito yung makukuha ko doon. Naka-squared yon. So, pag i-square root mo yan,
babalik siya sa value na yon. Dito, babalik siya doon sa pinaka kung ano yung distance niya mula rito sa x1 pupunta doon. Ito yon. Kaya ako pina-plus si x1 kasi from dito tayo, from left side, ano ang value ni x para mag-zero yung shear. So, pa-plus mo lang si x1. Kaya makukuha mo ito. Then, kung gusto nyong i-check, meron ka nito. Then, check mo siya. Di ba? Naka-model pa rin naman to. Gamit yung ganito. Yun nga lang, ito, instead na 4 or 5, ito na yung gagawin niya. 4.85. 45988. Dito, minus 1 pi pi squared, then bar y. Then, a. Lalabas dyan si Ceros. Che-check mo yan. Okay, paano natin malaman kung tama ang share natin mga loads? Ito, tingnan mo. Sa last natin. Negative 89663. Ibig sabihin, ito rin yung reaction mo dapat dito sa right side. Diba? Okay. Gagawin mo ngayon. Wala, ito PW plus P equal dapat dito. Ito. Left side reactions plus right side reaction. So, check ba natin? Pwede mo yun i-check mo ano. Dito na lang. So, right side reaction. Check natin yung mga loadings natin. So, that is equal. PW. Dapat magsisero, di ba? PW natin ito. Plus itong P. So, ma-minus natin si ito. So, ito, since negative yan mga loads, ito times lang natin ng negative 1. So, minus ito times negative 1. Tawat mo si 0 ito, di ba? So, kapag 0 yan loads, ibig sabihin tama kung siya diagram natin. Okay? So, kung i-drawing natin yung diagram nito mga loads, pwede naman yun dito eh. So, insert ka lang na line. Yun nga lang, hindi gaano eksakto itong mga loads. Select data. Add tayo. Huwag natin lagyan ng pangalan. Ganang value. Normal mga loads. So, ito yan. Edit natin itong mga loads. Okay, edit natin. Tapos ito. Lalabas ito. Okay. Ito yung mga loads. Ito lang natin. Pwede natin yung chart title. Label na lang yan. Pwede nga yan. So, 0. So, ito yung value niya. Then, yan. Ah, ito, medyo ginanyan lang yung mga loads. Pero kung sa totoong buhay yan, straight line lang yung mga loads. Ako, ganun yan. Yan na nga yung share diagram mo. Kung mapapansin yung mga loads, yung curve siya ng ganun dapat. Okay. So, between 4 and 5, andun yung zero diagram mo. Okay. May rules kasi yung pag-draw ng curve niyan mga loads eh. Kasi, dahil doon sa basic solution yan. Hindi ko alam kung tama ba itong drawing ko eh. Ito. Positive, negative, then negative, positive, tapos decreasing, decreasing, increasing, increasing. Kasi kung mapapansin yung mga loads, yung loading natin na to, negative yan dahil pababa, negative, increasing. So, ito yan, negative, increasing. Kaya mula sa straight line, bababa siya ng ganun. So, ito yung susundan mo na curve. Dating sa moment diagram nito mga loads,
straight line yan, so si zero yan, at aangat ka ng ganon. So dahil positive to, positive decreasing ito yun, positive decreasing, so dahil umangat ka, aangat ka pa ng pagano'n. So, ito yung curve na papalo doon dating sa moment diagram. Then pag straight line, ano lang yan, maging first degree lang. Hindi ako sigurado ito, mga lol, no? Basta, ang tinatandaan ko lang dyan yung sahod or sumahod ka. Example dito. Kapag yung negative ay nagde-decrease, ibig sabihin sumasahod ka doon, diba? Baga umuunti yung utang mo. May utang ka, umuunti, sumasahod ka. Kaya, tapos kapag yung profit mo na tumataas, sumasahod ka rin nun. Kaya masaya ka. Nakangiti ka ng ganyan. Diba? Pagdating naman dito sa taas, kapag si positive natin, bumababa yung kita, tapos kapag yung utang mo lumalaki, malungkot ka. Hindi ka sumasahod nun. Kaya ganyan. Pero, mga lods dito, kapag igaganyan mo siya, automatic yan. Papalo niya yung curve. Kung anong klaseng curve meron ka. Okay? So, yan yung abnormal, mga lods. Abnormal kasi ako nung araw, mga lods. Eh, hanggang ngayon, nadadala ko. Yung normal, mga lods, share ko na lang din sa inyo. Yan. Yan din yan. So, pinaka-normal yan. Same din, kukuha ka ng reaction sa left and right side. Tapos, shear equation ka ngayon. From 0 to x1. So, dito sa segment na to, bubuo ka ng shear equation, which is this one. 0 to x2. Doon dito. Ito na naman yung magiging shear equation mo. Then, from 0 to x3. Ayan. Kakaroon ka ng equation ito. Then, nandito ka na nun eh. Then, from 0 to x4, ito naman siya. Kapag nandito ka na. Same lang din yung mangyayari din, mga loads nito. Mag-i-equal lang yan doon sa ginawa natin kanina. Ito ang gagamitin mo na, na equation. Sa kada length. Sa lalabas, ganyan din yung magiging, magiging. So, may error lang ito, mga loads, kasi hindi ako rito naka statistic mode. Pinunga ko lang yan, pinorecast ko lang yan, mga loads, gamit ang tatlo. So, parang mode 2-3. Tatlong points. Yan. Tatlong points. Kunting error lang yun. Magsisero din yan. 0.0000 something yan. Magiging lalas. Kukuha lang naman tayo dyan ng hanggang 2 decimal place. Magparehas lang yun dito. 0.855. Okay. So, basic, yung basic loads, pinaka-basic, yung kinukuha natin yung reaction nito, tapos didraw natin yung diagram. Yan. Lagyan natin ng ganon. Aangat si reaction ng ganon. Hop. Tapos biglang. So, yun yung basic, yung nauuna to. Diba? Kaysa dito. Yung nauuna yung drawing. Yun yung pinaka-basic na tinuturo sa amin noon. Kasi pagdating sa moment diagram nun, by area ka na lang. Area ng shear. Yun na rin yung maging moment diagram mo. Okay? So, sana may natutunan kayong bago. So, nice game tayo. Nice game. Ito, practice lang to, mga lords. Ang kinaganda lang kasi dito, kaya sinishare ko sa inyo, wala kang tinatandaan. Ito lang. Sanayan lang yan, mga lords. Pwede kang mag-set ng sarili mo. Ha. Ito kasi, dito ako nasanay. Sanayan lang yan. Okay. Thank you. Nice game. Susunod ulit. Close ko na.